Pero after dating, mapapatay niya. Ay, hindi niya mapapatay tubad. So, sad pa tayo ng kanyang plan. And then dito, sakto-sakto-sakto na so, nanaawin natin dalawa energy niya doon. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectractions. Kamusta kayong lahat? Happy Saturday sa inyo. And, actually, 16 na pala dyan sa Pilipinas. Ano? So, happy Father's Day sa mga tatay dyan. Ano? At sa mga, to all the dads in the world. Happy Father's Day, everybody. So, speaking of happy Father's Day, one more thing that I'm happy about is we have reached 224 subscribers. Ano? Maraming salamat. Thank you very much to our new subscribers. And again, to our old subscribers and viewers, I also thank you very much. Ano? Okay, so alright. Okay, so, that being said, let's go and visit our comment section. Alright, so, meron tayong mga interesting comments dito. No? It's been what? A couple of days or a day since yung huling recording natin, ano? And tingnan natin kung anong matatagpuan natin dito ngayon. So, si Arnel Sapitanan, 2964, no? So, last time sabi niya yung ano po yung accent nyo at skills, no? So, nag-reply ako sa kanya rito. Basically, sinagot ko na rin yung tanong niya doon. I was thinking na he was referring to the cards, ano? So, sabi niya, 2 days ago, sumagot siya, sabi niya, sorry for the term skills. Ano po pala cards ng mga aksi nyo para ma-search ko sa market, bibili po ako. Okay, so that's okay. No need to say sorry, ano? It's okay. Naipa-clarify ko lang sa iyo kung ano yung ibig mong sabihin ng skills, but I figured baka yun ang ibig mong sabihin is yung cards nila, no? So yun na nga, yung dyan sa team na yan ng Rims versus Poison teams, double Rim meaning Ronin and Imp yung main cards nila, no? And then meron silang Nutcracker cards, so yun yung dalawa, yung isa yung Mech, yung isa naman yung Dusk, and then yung frontline, yung plant is energy defense plant, no? So basically pang setup yung pang start natin sa plant, and then yung dalawang rim natin is pang kill natin, ano? Okay, so and then sumagot si Doju 4169, ano? So sabi niya kay Arnel, wag ganyan lineup bilin mo. Ito advice ko, hanggang 1500 pesos sobra pa yan mga aqua, bird and plant. Aqua, teal shell, catfish, pumpkin, cottontail or Nemo, pero mas okay yung cottontail kasi may added shield na 30, ano? O kasi yung Nemo, meron kang konting damage, so yun yung difference, ano? Yung cottontail is more on defense, yung Nemo naman is more on damage. Well, it's 20 damage and then no shield, and then yung cottontail naman, no damage, 30 shield, no? So, it depends kung paano yung team composition mo. And then, yung bird daw, pwede ka mag machine gun bird or backdoor na may dark swoop or toothless with egg, post-fight hero or all-out shot, ano? Okay, so maganda rin yung mga sinabi ni Doju, no? Definitely. And then, plant, I recommend battle plant with cattail, sandals, beach, or cactus and goda, no? Okay, so unfortunately, yung mga sinabi niyang yun, wala yun sa mga lineup natin, ano? So, hindi natin maipapakita yun sa inyo dito sa video natin. And then, yan, sabi niya, yan ang maganda team. By the way, yung aqua, mamili ka na lang kung don or aqua, basta yung card ganyan. Di ka magsisisi sa ganyan lineup. Okay, so, alright. Thank you for that advice, ano? So, all the advices na nanggagaling sa ating mga viewers at saka sa ating community, everything is welcome, ano? So, Arnel, if you might wanna try it out, ano? Kung if you have the money and you can find these axes, ano? So, you might wanna try out kung ano yung abiso ni Doju, ano? Okay, so there you go. So, dito naman, 2 days ago, so si Doju, anong meta na destroy mo? Parang wala naman. You know what? It's okay, no? Salamat pa rin sa iyong pagtangkilik at sa iyong contribution sa ating channel. Nonetheless,
I'm not entirely sure kung kasi the thing is ang mahirap dito kasi sa mga comment section ano, walang tono ng boses, no? So I'm not sure kung this is meant as derogatory or as an insult, no? But either way, it's just the same. Yung mga pinapakita natin dito sa video natin, it's up to you to think kung anong may isip nyo. But of course, sa Axie world, ano, technically speaking, pag sinabi mong meta, yung universal theme ng meta, ibig sabihin ng meta is anything that's online. It's not in the real world. So technically speaking, lahat meta themes yan. Ano. But of course, pagdating sa Axie linggo, I believe pag sinabi nilang meta, it's something na malakas or something like that. Ano. Okay, so either way, I felt malalakas yung ibang teams na nakalabang ko dito. No? So it doesn't matter. It's all up to you guys, ano. And Doju, if you ever see this intro, yeah, please kindly say kung ano yung mga meta teams na kuan ano. I-identify mo sila and maybe next time I'll keep an eye out for them, ano. Okay, so next naman, 2 days ago din si Raymar Relato 5972. So sabi niya, Lods, kaano-ano mo si Specterax saka ba't siya yung madalas mo sina-shoutcast? Okay, so for the people, for the community, no, si Specterax, siya ang aking manager, no. Basically, I won't be here kung wala si Specterax, no. At saka, when I started the channel talaga, ang nilalaro ko is Origins, not Classic. And then si Specterax, naglalaro siya ng Origins that time. But, you know, you can look back dun sa ating mga very, very old videos na ano, I think season 2 pa yata yun ng Origins when it started, ano. Or even season 1. So, yun yung pinagsimulan ko. But then, yung team kasi ni Specterax, iba kasi ang mechanics ng Origins, no? Axie Infinity Origins. And hindi ganun kalakas ang Terminator team doon. You know, yung team na ginagamit niya. So, eventually, nung bumalik yung Axie Classic V2, lumipat siya uli sa Classic V2. And that's why, nung nagre-release ako ng mga videos, puro class, yung SACC, sa kanya nagsimula, no, Specterax Axie Classics Cup ang tinawag natin doon. Ano? Kasi nga, ano siya, puro classic yung nilalaro niya. And then ako naman puro Origins. So yun yung origin story, redundant ano, origin story ng ating channel, ng ating community na Patatas Origins TV, no. Okay, so that said and done, yes, Specterax ay manager ko, no. At sa kanya nang gagaling lahat ng aksing pinag-eeksperimentuhan ko dito. All right. So yun, that's the short of it, ano. Before, bago na wala yung Classic, malaki ang empire ni Specterax, no? Malaki ang empire ni Specterax. Kaya maraming mga Axie kung kahit papaano marami-rami akong na pag-eeksperimentuhan, right? But eventually, nung nawala yung Axie Classic and nawala na yung scholarship program, parang eskwelahan lang talaga, no? Okay, so yun, nung nawala na yung scholarship program, of course, tsaka bumagsak kasi yung crypto. Yeah, bumagsak yung crypto. So maraming tao after nung pandemic, bumalik na sila sa kanilang mga buhay, nagtrabaho na uli sila at bumalik na sila sa realidad ng mundo. So yung iba, marami bumitaw na, no, sa Axie Infinity. And then ako, like I said, you know, I'm just playing it for fun, really. So, you know, patuloy lang ako naglalaro and ginagawa pa rin natin yung mga videos sa channel. And then dahan-dahan, you know, napunta na rin ako sa Axie Classic V2. Although naglalaro pa din ako ngayon ng Origins, no, Infinity Origins, but in the, you know, just enough to get the quota for the day. And then after that,
maglalaro din ako konti ng B2. But of course, like I said, merong, you know, may reality yung buhay natin. So, may pamilya, nandyan yung bata, nandyan yung misis, nandyan yung trabaho, you know, and yung mga gawain dito sa bahay. So, that's why hindi tayo masyadong nakakapaglaro, no? This is not my full-time job, no? But I love playing the game and I love sharing it with these videos. And natutuwa ako, no, pagka ganyan may mga nakikipag-interact sa atin sa ating mga comment section. Nakakaaliw, no? So, I hope you're also enjoying yourself. Okay, so that's the story kung sino at kung kaano-ano ko si Spectrax. At laging siya na shoutcast, ano? Okay, so siya ang... I guess you can think of Spectrax as a producer, ano? Siya ang ano, ako ang executive producer, siya yung producer ng everything else. Okay, so there we go. And then si Alvin John Pasagi 6878, ano, nice game idol. All right. So he was referring to PACC 86, no? So yung ating Rims Quick Smashers long play nung Sunday yata natin ni-release ito. Lalagay natin dito sa taas yung link. Kung hindi nyo pa napapanood, it's a nice set of videos, ano, and magandang pampalipas oras yan kasi mahaba-haba talaga. And then okay, so dito naman si Rigor Ocampo 1798. Lods, tanong lang, bakit na stuck yung MMR ko? Hindi nababawas at di din tumataas. You know what? Yan kasing MMR, ano, at one point, I think last month or sometime, tinanggal nila as hindi mo na nakikita, and then binalik uli nila, so umakit, bumababa na naman. And then napansin ko lately, no, in the last couple of weeks or so, nawala na naman yung MMR. So the thing is, yung MMR na yan, dati kasi it's directly correlated sa mga SLP earnings, no, but this time around wala na. Siguro ang function niya na lang ngayon is you know, groupings ng level, kung sino-sinong mga teams yung makakalaban mo, no? Parang, kumbaga, bracket, no? Kumbaga, sa tournament, bracket yan, bracket. So, yun ang, at least yun ang pananaw ko, no? Yun ang nakikita ko. So, I don't know. Lately, marami, you know, pag naglalabas kasi sila ng update, may mga kanya-kanyang glitch. Especially dito ngayon sa season 9 ng Infinity Origins, may ni-release silang balancing sheet, but you know what, hindi yung ibang balancing na nakalagay doon, hindi nagte-take effect. Like for example, yung Winghorn, napaka-overpowered nung hinayupak na Winghorn na yan, ano? So binalance nila yan dapat sa season 9 ng Origins. I'm talking about Origins this time, ano? Supposedly, imbis na 4 hits ang randomly deal 4 hits ang Winghorn na yan, randomly deal 3 hits na lang. Pero what, it's been what, a week now, almost a week now since nag-start ang season 9, and hindi nagte-take effect, ano, 4 hits pa rin yung Winghorn, right? So hindi nila naayos effectively. Okay, anyway, that's besides the fact, ano. Okay, so kala ko upload. Okay, si Alvin John Pasagi ulit, sabi niya. Kala ko upload mo na laban natin, Lods. Okay, so he was referring to PACC 87. Lalagay din natin yan dito sa taas kapag pag may panapanahon tayo at maaalala natin. So yan yung game analysis ng Godrep Files natin, ano. So the Godrep Files 80% win rate tayo diyan. You know, kung maririnig mo itong comment section na ito, Alvin, well, magre-reply din ako sa iyo. So, malalaman ko rin, ano. Sabihin mo sa akin kung ano yung gamit mong pangalan dun sa game, no? And then, nahanapin ko kasi kuminsan, hindi lahat ng games ina-upload ko. Kahit win or lose man, hindi lahat ina-upload ko, no? So, baka mamaya isa yun sa mga games na hindi ko na-upload. But you know what, let me know kung ano yung name na gamit mo dun sa game, and hahagilapin ko, no, and ilalabas natin hopefully next time na mag-upload tayo ng video. Okay, so and then dito naman si
Jan Ryan Morales 735. Bakit bastardo pangalan ng team na to, Pops? Okay. Now, yung team name na bastardo na yan. Ganito kasi, marami akong ginagawang compose na teams, ano? And then, yung mga medyo magandang team na nalalaro ko, tinatabi ko. And then, the rest, pagka hindi maganda, then pinapalitan ko yung team. So, parang mayroong placeholder. Dapat, iba yung pangalan niya. That time, nung ginawa ko yung pangalan na yan, wala lang talaga akong maisip. And then, yung team na nilagay ko dyan, ang pangit kasi. Kaya nilagay ko bastardo. Parang bastardong anak. You know? So, yun ang dahil lang kung bakit bastardo ang pangalan ng team na yan. No? So, kumbaga yung team na yan is parang placeholder lang siya. Kapag ka maganda yung naging setup nung team na yon, and then papalitan ko yung pangalan and then tinatabi ko, no? And then otherwise, i-re-recycle ko na naman. Okay? So, yun ang dahil lang kung bakit bastardo yan. Okay, then si Adrian Torpeña ulit, ano? Sabi niya, nagawa ko na ito. Sabi niya, one day ago, nagawa ko na, boss, yung experiment pero failure. I mean, about sa plant, boss, yung ant tail na may chemical, yun, chemical warfare, yes, tama, yun yung pambabaho ng axi na maiwasan nila, yun yung maglalagay ng tae sa ulo. Yan. Tapos may skip yung axi mo pagka may ganun kang status, ano, yun yung ginagawa ng ant tail. Yun yung ibig ko sabihin, nagkamali ako last time. Ang akala ko, he was referring to one, yung gravel ant or yung naming lecretion. So, iba-iba yon. Okay, so sabi, pero yung God Rep talaga lineup ko, kaya maka win streak basta wala lang backdoor killer na kalaban. You know what? Tama ka dun, ano? So, habang nilalaro ko itong composition na ito, at saka yung mga succeeding compositions na nag-experiment pa rin ako ngayon gamit yung God Rep, and siya pa rin yung backline na ginagamit ko, no? So, meron pa tayong two other experiments na ilalabas ko na God Rep yung ating backline. Yan yung napansin ko dun, ano? Pagka merong backline killer yung kalaban at naunahan nila yung God Rep at hindi naka-timing, no, ng panangga yung God Rep, yari yung team mo, no, pag namatay yung God Rep na yon. And that's the reason why yung team ni Specterax, yung Terminator team niya, mani-mani ang mga God Rep team sa kanya, no, kasi yun nga ang specialty ng team niya is yung pincer attack at yung kanyang midline backline killer, at hindi lang yun, malakas pa yung mga armamento nung kanyang midline. So, that's why kapag merong God Rep siyang kalaban, almost always guaranteed talo yung God Rep team na yun, ano. Okay, so anyway, I recognize that, ano, kasi meron din akong, I think may dalawa ng team na failure. Yung isa hindi ko na ilalabas kasi I think mga tatlong laban pa lang hindi talaga manalo yung kahapon na siya yung intro yata nitong ng PACC 87 natin. Parang siya yung intro team. Yung God Rep tapos yung plant, double plant yun eh. So ginamit ko yung I think attack plant tapos yung God Rep, siya yung backline, and then yung midline ginamit ko yung si Anesthetis, yung ating may naming lecretion, kasi iniisip ko, you know what, parang magandang combination yun, ano, kasi hindi makakilos yung kalaban, and then pagdating sa dulo, you know, katapat niya yung God Rep na, pero ang problema dun sa team na yun, walang killer axi, you know, mahina ang mga panira nila, so it didn't work out as I thought, ano. And then there was another one, I think isda yung ginamit ko, pero hindi kasi backline killer yung isda na ginamit ko doon, ano, I forgot kung ano yung weapons niya, but hindi rin nag-work out, no. After 3 matches puro talo, sabi ko, ay, wala mangyayari sa buhay natin dito, kaya hindi ko na ginamit, ano. Okay, so dito naman, 3 hours ago, so sabi ni JVA06 gameplay, ano, kaya poison, lakas po pala, puro plant po kasi akin, 621 time check ko, kuya.
Ooh, I wonder kung ano kaya ibig niyang sabihin dito, no? So ang nire-refer niyang video is yung PACC-80, ano? Wherein gumamit tayo ng jumping lasson team, nag-experiment tayo ng dalawang jumping lasson team. Jay, ikaw ba si ano? I think yun yata, tinignan ko yung link, ano? Clinic ko yung link na yan, at ang lumabas is si Pirata Liza yata. Ikaw ba yun? Anyway, so thank you very much sa yung pagtangkilik, ano, sa at panonood sa ating video. I hope you're kung hindi ka pa nagsusubscribe, I hope maisipan mo mag-subscribe sa ating channel, ano. Okay, so anyway, by the way, para sa ating mga viewers, kung kayo na kalaban ko, i-comment niyo yung inyong mga pangalan, no, yung game name niyo para matagpuan ko kayo. Okay, and then dito naman si Adrian Torpeña ulit, ano, an hour ago. Wow, fresh na fresh ito, ha? An hour ago lang. Anya, laugh trip team ni Ulupong. Ah, I think si Ulupong yata yung ang team name niya is ano, kuan, sabi niya tanginang cards. Ang inang cards yan. Tawa ko ng tawa talaga. At dun sa laban namin, ano, so PACC86 na may lalagay din natin dito kung hindi nyo pa napapanood, but yun yung ating ni-release kahapon, ano, na video. Sabi niya kasi, ano, yun nangyari sa kanya, talagang bagay na bagay sa pangalan ng team niya, ano. Talagang ayaw lumabas nung kanyang dark soup. Ang tagal niyang hinintay. Naubos na halos yung team niya bago lumabas yung kanyang dark soup, ano. Okay, anyway. Let's tapos na ang ating comment section. Medyo malaki-laking part din ng ating video ang kinain noon, ano. So now it is time for us to go to our matches, ano. Okay, so ito yung isang team na pinag-experimentuhan ko, but hindi ito ang panonoorin natin ngayon, kundi gumamit tayo ng midline na beast, ano? So yun ang ating panonoorin ngayon, and let's go ahead and get on with the show. Okay, so alright, so again, ano, yeah, makikita yung bastardo yung team name natin, ano? Kasi yan ang ating placeholder para sa ating mga matches. Okay, so ito ang ating star ngayon, ano? Well, nandiyan pa rin yung Godrep, but ito yung ating bagong teammate, no? So yan, maagang-maaga, round 1, malalakas yung cards niya. Binanatan ko kaagad yung plant niya, no? Kasi naisip ko, usually, hindi agad sila tumitira, no? Okay, so maganda-ganda yung nagawa nating damage sa kanya doon, and dito patuloy natin nanakawan natin siya ng energy, no, even though napakalaki na ng energy amount niya, and dito I think pagtutulungan nilang dalawa papatayin nila yung plant natin, pero too bad, so sad, dahil sa isang shield it was just not enough. Oh my goodness, and sa pool yung kanyang plant, isang tira lang galing, binato ng boulder, ano, yari siya ng Dior. And dito, nice, wasak din ang mukha ng midline niyang isda doon. Hindi pa rin napatay yung plan natin. Paka yun, finally napatay na. Pero nandiyan pa rin. Meron pang last line. So I think nagpahinga lang kami pareho dun sa round na yun. And then dito, finally round 7, nagbigay ako ng moral, ano, para ready na nating patayin. At tumunga nga na lang yung kanyang Terminator. Inintay niya na lang kanyang kamatayan doon. Okay, so alright, ang ating second match ay si Pure Skills, no, ng BNF ng WGA guild siguro, no. Okay, so round 1, of course, meron siyang dalawang isda, bumanat kaagad siya ng maaga, pero yun lang yung kanyang Nemo, no. Tama yung pagkagamit niya nun, at meron tayo nakuha ng energy. Well, actually, kahit di niya ginamit yung Nemo niya, meron pa rin naman tayo makukuha ng energy nun, kasi hindi niya pa rin ginamit lahat ng kanyang energy. So it was okay, sa so alright. And then dito, yun, nag-bluff lang tayo, no, naggawa tayo ng dalawang yung revelry, oh, not revelry, ano ba tawag doon, basta yung kanyang call, no, para yan. Okay, so saktong-sakto, swak na swak yung apat na cards natin, wasak, at patay ang kanyang frontline. Siya din, pinatay niya rin yung frontline natin, but dito may backup na damage galing sa ating Godrep, kasi at patay ang isda niya, no, naglastan ng Dioras. There you go. Uy, my goodness. So sinadya niyang tirahin yung ginamit niya, malakas na tira, no. Kala ko actually mapapatay niya yung ano natin, eh. Mapapatay niya yung ating beast, ano, kaya naglagay ako doon ng
pang-proteksyon. Pero dito, wala na. Wasak talaga. Pagka isda kalaban mo, wasak. Okay, so alright. Welcome to our third match. Third match na ba? O fourth match na? Kasi na-distract ako kay Pure Skills. Pure Skills lang kasi siya. Kaya tuloy nawasak siya ng di oras ng maaga. No? Okay, so dito naman si Gemma naman ang ating kalaban. At mukhang excited siya, no? Round 2, bumanat kaagad yung plant niya. Pero magaganda kasi yung cards na lumabas niya. And yun yung purpose ng plant niya, no? The same with the purpose ng plant natin is magkamal ng energy at dumipensa. So, so far so good na na-weather the storm natin, ano? Yung atake ng kanyang mech, hindi pa niya napatay. And dito, again, nagtipid na naman siya. Hindi na naman niya napatay yung guan, ano? Pero actually, I think mapapatay niya. Ay, hindi niya papapatay. Too bad, so sad. Patay ang kanya. Yung plan. And then dito, saktong-sakto, swak na swak na nakawin natin yung dalawang energy niya doon. Ano? Okay, so dito naman, tignan natin kaya ba natin wasakin itong kanyang beast. Pero mali. Mali ang ginawa ko doon. Ano? Hindi ko, sa totoo lang, hindi ko alam bakit ako nag-gumamit ng bulk work doon. Maling-mali talaga. So ngayon, deadpool tuloy yung ating kuhan. Na deadpool yung ating beast ng di oras. Ano? But sana napatay natin dapat yung kanyang mech doon. Okay sana, pero it's okay kasi meron pa rin tayong ano, yun ang maganda rito sa ating gatrep, ano. Medyo mataas-taas ang margin for error natin dito, no. Okay, so there, bawat hampas nung kanyang dusk, binalik din natin sa kanya, no. And dito, wow, 20 na lang siya. Pero tayo, delikado rin, delikado pa rin tayo, no. Buti na lang at wala siyang isang extra nga ano, yung champ. Kung nagkaroon na nagkataw meron siyang extra champ doon, panalo sana siya, no. There you go. Okay, so alright, next naman si Atema naman ang ating kalaban, ano. And kung kayo umabot dito at kayo nag-enjoy, please go ahead and hit that like button, ano. At kung kayo naman ang bago, if you are new to our channel, welcome to Patatas Origins TV. Make sure you check out our description below for our playlist, ano. And watch our tons and tons of amazing videos down there. Always alright. And kung kayo ay naaliw doon sa mga yon, if you enjoy those other videos, make sure you subscribe so you don't miss our uploads, ano. Okay, let's get back to this match now. And our plant is almost dead na, no? Kawawa naman si Danny. Mamatay-matay na siya doon, no? Pero that's okay. Naisip ko, siguradong titirahin siya. Yan. Yun na, alam ko nang gagawin niya yun, eh. Kaya, hindi na natin nilagyan na. Well, wala rin naman cards na si Danny. Kaya, okay lang, ano? And then dito, yun. Buti na lang na ilabas natin lahat ng pampanira natin, ano? Bago tayo na-stand itong hinayupak na isda niya. So, again, ito na naman. Titira na naman itong ibon na ito. And sinet up niya tayo, no, para pumasok yung damage ng isda. So wasted ng di oras yung cards natin doon. But that's okay kasi patay na rin ang kanyang bird. So ngayon eto lang, medyo matagal ang laban dito, no, kasi yung isda niya laban sa ating gatrep, ano. And meron kasi siyang heal, so medyo makulit ito. So yan, hampasan na naman kami dalawa, no. But ang kagandahan kasi nito, most ng mga atake niya is melee attack, ano. So, mas maganda magsuot ka nung bulk work. But dito, I think, hindi na naman ako nagsuot ng kuan, ano. Ayan, so tamang-tama. Bawat tira niya, nire-reflect natin sa kanya, ano. So, ngayon 51 na lang siya kahit may heal pa siya. Dahil sa lakas ng tama ng ating mga reptile card sa kanya, ano. Natutuliro siya ng di oras doon. And dito, yun lang pagkakamali ko, no. Hindi ko kasi sinuot yung kuan. Gusto ko kasi magkaroon ng extra energy and I was hoping patay na sana siya, no. Pero hindi nangyari yun. But that's okay dito. Sinuot ko na yata isang bulk work tsaka isang tiny catapult natin para lang sa ganun kahit anong iba to niya, maibabalik natin sa kanya, no. So there you go. Yan, yari ka ngayon. Pook! Okay, so alright. So, nag-enroll sa ating back-to-back wasak program si Atema, no? Matapos natin ilang paso yung team niya kanina, bumalik uli siya and sabi niya, I will take my revenge, ano? Ayan, so round 1 na round 1, hinayo pa. Binayo kagad ng binayo yung ibon natin, yung plant natin, ano? And dito, wow, deadpool ang plant, wasted ang card, hinayo pa talaga. And tinan mo naman, fresh na fresh pa ang team niya. And then dito, yari na naman ang beast natin, ano? Pero that's okay, sisigaw lang tayo dyan. And then dito, gagamitan natin ng pangwasak yung plant niya. Okay, there we go, nice. And then may isang pambato. Actually, sumobra ako ng isang card doon, ano? Pero naisip ko kasi, baka sakaling mag-shield yung kanyang plant.
Kaya pinasobraan ko talaga ng Isano. And then dito, yun, patay ang ating beast doon. Pero again, patay din ang bird niya doon, ano, and nakakuha pa tayo ng energy. And dito again, ayan na naman, maghaharap na naman kami nito, magkukulitan na naman kami nitong isda na ito, no. Pero dito mukhang sinigurado niya, napakarami niya ng energy, no. And again, yan, hampasan na naman kaming dalawa. Okay, so yan, pagka mayroong stand na ganyan yung kalaban mo, laging ang pinang-uuna ako yung bulk work, ano, kasi maliit lang ang damage ng bulk work. It's more for defense, no, instead of attack. But ang maganda ron kasi nga iisa lang ang kanyang projectile. So lahat melee, no? Puro melee. Ayan. So yan nag-iisang projectile niya, then the rest puro melee na. Kaya mostly ang ginagamit ko is yung bulk work pa rin, no? And then dito naghihingalo na siya, no? Pero malaki-laki pa. Mahaba-haba pa yung buhay natin, no? Kahit meron siyang heal, walang kwenta. So yan, meron na naman siya nilagay na gano'n, and ginamit na natin yung tiny catapult natin, ano, and of course may stun. Ito na naman, I think hindi pa rin siya mamamatay dito, but that's okay. So eto na yung blood moon at 80 na lang buhay niya. So dito medyo malaki-laki yung depensa natin, yun. So meron na naman siyang heal, ano, but that's okay. Wow, 380 ulit, parang bumalik lang ulit sa simula, ano. But that's okay kasi yan, hinampas pa rin natin siya. And 115, then dito 65 na lang. And of course, yan, totodohin na natin yung depensa natin, ano. And buti na lang, mahina ang kanyang panira. Yan yung sinasabi ko na walang pamatay yung kuan, ano, yung Axie. Kaya patay, siya ang patay dito. Nice. Okay, so alright, this is our second to the last match. At si Dual Chip naman, ang SPG, ang ating kalaban dito, no. So tingnan natin, round 1 tayo ang pumanat kasi maganda ang cards natin. And ire-reserva lang muna natin yung ating poison. Well, dito nilabas ko na yung poison ko, no. But that's okay kasi kahit papano, na-timing naman na marami yung atake niya. But yung plan niya kasi dito is may pang-heal, ano. So that's a bit problematic for me. Now, mas maganda sana kung nung time na yun, sumabay ng atake yung kanyang isda, no. But hindi nangyari yun. So, it is what it is. So, ayan yung eto yung parang eto yung isdang dinidescribe kanina ni ano, no, ni Doju. At ano, so it's not a fish, but rather it's a kuan. It's a ano tawag diyan, it's a Dawn Axie, no. So meron siyang teal shell, pero yung kanyang kuan, yung kanyang mouth is catfish, ano. And then yung likod niya, well, actually, magandang i-combo yan with teal shell kasi malakas ang defense amount nito. So, yung teal shell, may bonus ka kapag ka mataas yung shield mo, no? So, and then, ito nga yung sinabi niya kanina, merong cotton tail, ano? Instead na Nemo, cotton tail kasi nga, dadagdag yun sa combo nung teal shell, no? And not only that, mas mabilis kasi yung kanyang bird at saka itong kanyang fish, ano? So dito I think wasted ang cards natin. Pawi na yung hupak, wasak. Wasak na wasak at sayang lahat ng cards na ginamit natin doon, ano. Okay, pero that's okay kasi itong pakila mayroong bird na to, malapit-lapit na sa hukay, ano. And the thing is, with this bird, alam ko titira yan ng itlog yan. Huwag ka nang mahihahin na yupak. Alam kong titira ka ng itlog. Pero just the same, kailangan ko pa rin ng ano, no. Okay, so yan yung kuha niya. So, double teal siya. Grabe, 126. Ang tindi ng ano, no. Ang tindi talaga ng bira nung kanyang teal shell, ano. So dito, wow, nagdalawang kuan lang siya, but that's okay, ano, kasi meron pa rin tayong energy. And actually, kahit wala tayong dagdag na energy doon, ano, kasi tatlo lang ang cards na lalabas sa atin, but ang importante doon, malaki ang damage na tinamon ni Mokong, ano. And then dito, yan, gagamit siya nung, uy, gagamit na naman siya ng teal shell, pero dahil sa teal shell mo, yari ka at mare-reflect natin yan, pow, sa pulang mukha niya doon. Okay, welcome to our last match. At ang huling kalaban natin ay si Lunasian 25858359, ano. At wow, meron na namang teal shell at may defense na naman at saka yung cotton tail na naman, ano. Pero yung you know, meron na naman siyang guan, yung pang-heal niya, yung swallow na yung catfish na yan, na nakainis lang. Now, the nice thing about this, ano, well, actually sumobra yung card ko doon. Inexpect ko na gagamit ng itlog yung kanyang ibon. But
medyo nagkamali lang ako ng bilang doon, ano. So dito ang maganda rito, kahit papaano hindi niya pa naisipang patayin kaagad yung beast natin. And again, no, dahil meron itong heal which is maganda, but the thing is mas mahina, like I said, ano, kahit beast ng kalaban niya, biruin mo kung with other fishes, ano, yung ibang isdang kalaban, usually isang round lang tepox na ito, pero dahil doon hindi niya pa rin siya napatay, ano, kailangan pa nilang pagtulungan bago nila siya na-dispatch sa. And then dito, kala ko kasi tatagos na, hindi ko akalain na magkakaroon ng dalawang or apat na last stand itong ating Axie, no? Kaya hindi tumagos yung attack niya dito sa ating kuan kanina. And dito, finally, round 6, napatay na rin natin. Hinayupang na healing bading niyang isda. Nakakadiri, ano? And dito, yan, depensa lang muna tayo, no? Wow, pak, pak, pak. Ang importante dito is kukuha muna tayo ng energy. And isa-setup natin pag mamaya yung mga malalakas na tira na natin. So dito, again, dahil meron siyang heal, no? Hindi pa tayo gagamit ng ating killer set, ano? But look at that, naghihingalo na yung buhay natin, ano? So, siya din, ayan na, naghihingalo na rin siya. But dahil mauuna siya, kapranggot na lang yung shield niya. Yan, well, actually, kahit malaki yung shield niya, ang maganda ron, babalik pa rin at babalik sa kanya. And dito, tapos ka ng hinahupa ka, walang last stand, ano? So, I hope natuwa kayo doon sa ating laban na yun, ano? Medyo mabilis and fast-paced ang ating mga laban. Well, actually, medyo matagal-tagal kasi maabot tayo ng Blood Moon dahil sa ating God Rep, ano? But nevertheless, it's still enjoyable match. And kung kayo ay nag-enjoy nga naman, please go ahead and like this video, ano? And make sure you subscribe na rin kung kayo hindi pa nagsasubscribe sa atin. At abangan nyo, ito naman ang ating next na featured team, ano? So, so, gumamit tayo ng Shrimpinator natin, yung Shrimpinator natin. And then maybe after this team, te-testin uli natin yung isa pa natin backline killer na Shrimpinator din, ano? That's probably the next one I will feature. Okay, in any case, I will see you in the next battle.